Balik politika si dating Congresswoman Mitos Magsaysay ng 2nd District of Zambales upang ipagpatuloy ang serbisyo publiko, partikular sa pagbibigay ng libreng medikal lalo na sa panahon ng pandemya. Katuwang nito ang kanyang anak na si Vic Magsaysay na tatakbo naman bilang konsehal ng Olongapo City. Alam mo ba ang latest at ang totoo? Bulgar ang dyaryong sasagot ito. Malinis na balita inyong maaasahan. Kakamti pa ng mga mamamayan. Bulgar boses ng masa, Bulgar mata ng bayan. Inyong sandigan sa katotohanan. Sa pamilyang Pinoy ay number one, Bulgar. Sa hirap ng buhay ng mga tao, they don't have the extra money anymore para asikasuhin pa yung health needs nila at saka yung mga educational needs ng mga anak nila. Tapos nag-start ito kasi nagkaroon kami ng problema sa bayan ng Subic. Lumapit ang mga taga-Subic sa amin dahil walang tubig na lumalabas sa mga gripo nila. At kung mayroon man lumalabas, kulay itim. I was not really planning to run sana, pero nakita ko kasi na may need. When they approached me para sa mag-supply ng libreng tubig sa kanila, may COVID ako noon. Ang asawa ko may COVID din. Medyo nasa hospital asawa ko, ako naka-isolation sa bahay. Pero that did not deter us kasi meron naman kami mga truck na pwedeng gamitin para mag-supply ng tubig sa bayan ng Subic. So, sunod-sunod na yung naging projects ko. So, ngayon, every day, meron po kanya-kanyang araw ang bawat bayan sa distrito ko. So, kung saan nagbibigay kami ng libreng medicines for babies hanggang senior citizen, pati mga maintenance medicines sila. Meron akong doctor na pumupunta sa Olongapo every Thursday. Yung consultation, libre yan. Tapos, meron din kaming pharmacist sa clinicos. Nagbibigay din kami ng corrective reading glasses para sa mga kababayan natin. Meron po rin kaming pre-screening para sa katarata, para sa mga nangangailangan po ng cataract operation. Saan po kayo kumukuha ng pondo para dito? Definitely po sa sariling bulsa at saka sa mga suporta ng mga kaibigan kong naniniwala at sa mga suporta sa akin. Sinabi ni Congresswoman Mitos Magsaysay, kahit natapos nito ang kanyang termino sa Kongreso at bumalik sa pagiging negosyante, hindi nakalimot ang kongresista na ipagpatuloy ang kanyang pagtulong sa mamamayan ng probinsya. Kabilang dito ang Water for Life, free medical and dental na hanggang sa kasalukuyan ay kanilang ginagawa. Nasaksihan natin ang serbisyong medikal na may 200 katao kada linggo ang nakatatanggap nito. Pero ako very strict po ako pagdating sa IATF rules. I follow all the rules na ini-implement po. Binibigyan ko ng libreng swab antigen test yung mga lahat na magpapabunot ng ngipin. Because for me, safety of the dentist and the patients are of importance to me. So bago po sila umakyat sa clinic natin, pinapaswab test ko na po sila sa baba para naman po maging safe lahat mo nandun sa taas. Alam naman kasi natin na once binunutan ka ng ngipin, nakanganga ka, kung COVID positive ka, mahirap na. Sa education naman, noong time ko as congresswoman, I used to give full tuition fee scholarship sa lahat na po ng mga gustong mag-aral sa distrito ko. So, I pay for the tuition fee in full from first year to fourth year college. So, now that I'm not congresswoman anymore, tinuloy ko pa rin, na patuloy ko yung program ko. So, I was able to send 500 students from my district this time, kahit na hindi po ako congressman. Programa ba kayo dito para bigyan na liwanag yung mga street na napakadilim talaga? Meron po kaming programa for that. Darating na po yung donation namin na ibibigay namin sa mga iba't ibang barangay ng Olongapo. Lalagay po kami ng mga solar lamps and lights na worth 180,000 po ang halaga ng isa para po lumiwanag ang Olongapo. Kasi napansin nga namin na parang ang lungkot-lungkot na nga, may pandemya. Tapos pag lumabas ka pa ng bahay, ang dilim-dilim. Para na rin po yun sa safety rin ng mga kababayan natin. Nasa puso niyo po talaga ang paglilingkod o talagang part lang to ng platform of government niyo? Ito na po yung kinagisnan nila when I was sat. So from July 1, 2004 hanggang nag-ending term ko ng June 30, 2013, I never stopped doing this weekly in all my towns and my city. Kahit nawalan po ako ng PDAF nung last term ko sa Congress, that did not stop me from continuing all my programs. Yan ang importante, integridad at saka yung character ng isang tao. Kasi pag nakita nila na pwede nilang ikaw pagkatiwalaan, susuportahan ka nila, walang limit.
Kaya yun naman po, nakita ko ngayon, nakikita na, natutuwa sila na marami kong ginagawa ngayon for the community. Kaya tuloy-tuloy po yung outpour ng suporta para po sa mga constituents ko. Kasi sa totoo, hindi po mura mag-mount ng mga binibigay kong libreng serbisyo. Sa gamot po, hindi po kami nagsiscrim sa medicines. Pagdating sa salamin, hindi kami nagsiscrim sa salamin. Pagdating po sa pagbubunot ng ngipit, basta masipag po silang pumila ng first 200 patients per town. Kahit bunutin ko pa uli lahat ng ngipin nila eh, kasi I used to do that in the past. So parang ito, it's just a continuation of what I used to do. So it's not something that I need to promise. It's something that I just do. So it's really up to my constituents. If they want to appreciate me through the ballot, then thank you. Basta ako, I'm just happy doing what I'm doing. Ayoko kasing nasisira yung pangalan ko dahil lang sa pere. I was never known as that. So natapos ko yung 9 years ko na malinis ang record ko, nakuha kagad yung clearance ko from the ombudsman. It states na I have no graft case, wala akong issue on graft and corruption, wala akong kahit anong kaso in any court, or may dinispalo ko kung pondo ng gobyerno. Kaya yun po pinanghahawakan ko talaga, yung malinis kong pangalan na pagdating po sa government service, talaga maasahan nila ako as a legislator and as a public servant. Sakaling bigyan ka ng pagkakataon na makaupo uli sa Kongreso, ano pa yung mga national project mo na ibibigay sa 1st District ng Samales? Well, ano kami yung Republic Act 7227 kung saan may share po lahat ng mga LGUs na kadikit ng SBMA. Before me kasi hindi never kinolekta yung share ng mga LGUs. Yung 2% share for Olongapo, 1% share for Casileo, Subic, San Marcelino and San Antonio, tapos may share din ng Morong, Hermosa din, Lupihan. Nung first term ko po, ipinaglaban ko po na dapat makuha na namin yung mga share ng mga LGUs. Naipaglaban ko yon, kaya nire-release na ng SBMA yearly yung additional income para sa mga LGUs na hawak ko at palas yung tatagabataan, para naman po pagdagdag po sa funding nila for their community. And since we are close to SBMA, we know that there's a pandemic. Talaga mahirap po ang business climate ngayon. Maraming mga negosyong nagsara, maraming mga tao na wala ng trabaho. So ang focus ko ngayon is to expand yung Republic Act 7227 na sana yung mga incentive sa loob ng SBMA, eh pwede na po namin magamit din outside SBMA kasi wala nang lupa ang SBMA. Mas may lupa po ang Olongapo hanggang sa San Antonio, tapos sa Bataan meron rin lupa pa mga LGU, na sana pwede na rin mag-locate yung mga locators sa labas, magtayo ng mga factories nila at saka yung mga businesses nila, sharing the same incentives as SBMA para magkaroon po na mas maraming trabaho yung nasa distrito ko. Pragmatic ako pagdating sa governance. Kailangan two-prong approach. Kung gusto mo ng job generation, siguro doon mo, hinahanda mo yung constituents mo sa klase ng trabaho na that will be available to them in their own place of abode. Hindi yung magbibigay ka ng education tapos wala nang palang trabaho na provided sa ganun. Kung ano yung trabaho papasok, yun, doon ako sila papaaralin. Nung sinabi ko sa Hanji na kailangan unan yung kukunin as welders, yung mga nasa district ko, kasi ako ang host district para sa inyo. Kaya kinuha muna nila, in-exhaust nila lahat ng constituents ko na napaaral ko ng welding, at yun ang mga unang naging nagtrabaho sa Hanji. So ganun ang plano ko para sa district ko, na magpo-focus muna ako sa job generation talaga. Kasi yun yung nakita ko, na if I provide the job, it will solve all the other ills ng isang pamilya eh. Yung kakulangan sa pera, yung problema sa health, problema sa education, other needs, yung clothing, shelter, kasi meron na silang sweldo, may trabaho sila. So kahit pa paano, maging self-sufficient sila, makatayo sila sa sarili ng mga paa. Kasi yung iba, umaasa na lang sa ayuda eh. Kaugnay nito, kung sakali namang palarin sa 2022 election ang kanyang anak na si Vic Magsaysay bilang konsehal ng Olongapo City, Zambales, matutupad nito ang kanyang pangarap na mabigyan ng edukasyon ang mga batang may kakayahan na makapag-aral sa mga private schools sa ilalim ng kanyang free scholarship program. Committee on Education ang kanyang ninanais sakaling makuha nito ang pwestong konsehal ng naturang lungsod. In parallel to what my mom was doing during her term, syempre yung sa education po. Kasi nung term po ni Congresswoman Mitos Magsaysay, nakapagtapos po siya ng halos 50,000 students po ng college at saka skills training at saka mga TESDA po. So naging talagang flagship po niya yung education. So ngayon po, meron rin po tayo mga college scholars at saka senior high scholars na full tuition fee po ang binabayaran natin. Siguro po this year mga nakapagpasok po kami for school year 2021 to 2022 ng halos 500 scholars po. Yan po, binayaran natin ng libre yung
scholarship nila para wala silang babayaran. Ang binabayaran lang po nila yung ID at saka kung meron mo sila kailangan books, sinasubsidize nila. Ang mga nadagdag naman pong mga programa natin ngayon na hindi po ino-offer dati is nagpapaikot tayo sa bawat barangay at saka bawat town po ng first district ng filtered and utility water. Ayaw namin naririnig sa daan, kaya lahat binibigyan namin, wala na iiwanan po. Sir, sakaling maluklok ka bilang konsehal ng bayan ng Ilocro, ano pa yung mga programa mong mapapakinabangan ng mamamayan ng Ilocro? Ang tingin ko pong kailangan ng Ilocro po ngayon is yung makikinig po. Kasi marami pong issues na walang malapitan yung mga kababayan natin. So ako po, gala po ako sa Ilocro po. Marami po akong kakilala. At saka bumababa po talaga ako sa talagang babang baba doon sa grassroots. So madali ako lapitan. At saka alam ko rin po yung issues. Tulad in the same way na kay Congresswoman Mitos Magsaysay, ganun rin po siya. Kung ano yung issues na dito sa district, doon po niya in-echo sa Congress. Kung ano po yung mga naging kailangan natin dito, talagang narinig yung boses ng Olongga po doon sa Kongreso. Saka gusto ko po maging mas friendly po yung City Hall natin sa mga normal na tao. Kasi right now po medyo maraming intimidated na pumasok sa City Hall natin. Dahil syempre, nandiyan na yung mga normal na rules na bawal nakatsinelas, kailangan nakaganito, kailangan nauuna yung paninita bago dun sa pagtulong talaga. So ito, mas gusto ko na tulad ng ginawa ni Ramon Magsaysay sa Malacanang, binuksan niya yung Malacanang sa mga tao. Gusto ko rin ganun, feel open yung mga taga-Olongga po na pumasok sa City Hall na para humingi ng tulong, na welcome po talaga sila. Gusto ko sa education, kayang-kaya po magbigay ng city ng mga scholarship dahil meron po tayong state college. Gusto ko mas marami scholar. Tsaka mas padaliin mo kasi syempre ngayon, kahit state scholar ka or city scholar ka, marami ka pa rin babayaran eh. Pagbayaran mo yung graduation fee, tsaka mga miscellaneous. Gusto ko, buwasan mo yun. Kung ano yung kaya sagutin ng city doon, sana ibigay na natin ng full para wala nang pinuproblema, papasok na lang. Talaga scholar na sila. Tapos di lang po yun, siyempre gusto ko rin po tulungan yung mga may potential sa Olongga po. Makapag-aral naman sa Manila. Two ways lang naman yan. Either matalino ka or magaling ka sa sports. So gusto ko alagaan natin mo yan para mabigyan sila ng chance na baka mapasok natin sa Manila. Bigyan natin assistance para mas maganda yung potential nila dun, diba? Marami kasi nahihirapan dun sa logistics, paperwork, paano, tirahan, mga ganyan po. Gusto ko kung kaya sana matulungan ng city na makalipat at makapag-aral sa magandang eskwelahan yung mga kasama natin dito. Siyempre, tutulungan natin para mas maraming makaaral sa magandang eskwelahan at in turn, babalik rin naman nila sa city. Anyway, ako po si Vic Vic Magsaysay. Para sa mga taga-Olongga po ang schedule natin ng services sa ating flagship officer every Thursday of the week. So, pag sa Thursday po, nandiyan po lahat ng binanggit natin. May libreng pasalamin, libreng pre-screening sa katarata, meron pong maintenance medicine, meron mga libreng gamot. Saka pag Saturdays naman po ata, yun yung libreng bunot ng ipin natin. Saka yung sa tubig naman, bawat barangay naman po may schedule for the week. So depende lang kung anong araw yan. So for other reasons, pwede naman kami lapitan. Basta kaya namin itulong, tutulong namin. Pero syempre po, dahil private funds lang kami, very limited ang kaya namin gawin. Pero syempre, gagawin po natin ang paraan kung kaya. Kaya ako po, I'm inviting everyone na pumunta sa opisina namin and kausapin kami at makilala kami. Kaya sana makita-kita po tayo sa opisina namin. So sa mga aking mga kababayan, as the days go by, sana po mag-follow lang kayo sa fanpage ko, Mitos Magsaysay, the official fanpage, o yung sa anak ko po kay Vic Vic Magsaysay na page, para po sa mga update na mga libreng servisyo pa na pwede namin ibigay sa inyo. Dahil alam niyo po, as a former legislator, as a former public servant po, very in tune po ako sa mga pangangailangan ng mga tao. So as we speak right now, mas marami pa po akong services na at mga tulong na hinihingi po. Kung hindi po kayong fundingan ng sariling pamilya namin, at least marami po tayong kaibigan na willing tumulong po para po sa mga taong bayan po ng Olongga po, Subic, Casillas at San Marcelino. So sa inyo lahat, thank you po very much for supporting me up to now.
And yung tiwala po ninyo, malaking bagay po para sa akin yan, na nagtitiwala po kayo kay Mitos Magsaysay. Sana patuloy niyo po akong pagtiwalaan dahil alam ko naman po na kung kay pagdating po kay Mitos Magsaysay, rest assured po, alam nyo na lahat po ng services na ipoprovide ko sa inyo ay libre at hindi po kayo mamormoblema. Ang gusto ko lang po, guminhawa ang buhay nyo, lalong-lalo na po ngayong panahon ng pandemya. Maraming salamat po! Muli, ako si Chit Luna. Ito ang Kabulgar-Bulgar. Vulgar boses ng masa, vulgar mata ng bayan.